Sombra una mesquita. Pag nag-I love you ka sa akin, palaging may I love you more. Sigurado ako, yun din yung sasakyan na sumusunod sa atin. Victor, marami namang black na sasakyan sa Metro Manila. Hindi lang naman iisa yung mga ganong kotse. Baka kung sino lang yun na walang magawa. Walang magawa? May kotse, bagong-bago yung sasakyan? Alam mo kung tambay yan sa kanto, maintindihan ko pa eh. Baka naman kasamahan mo sa barko, may nakaaway ka dun. Imposible! Hindi taga-Pilipinas yung mayan, tsaka matangkad yun. Sigurado ako may paka yun kaya nandito yun. Tumawag na tayo ng pulis. Para ano? Magpupuyat lang tayo. Wala din naman tayo magagawa eh. Hindi mo rin naman nakuha yung plate number, hindi ba? Tsaka ngayon lang nangyari yan. Baka naman nagkamali lang ng bahay na pinuntahan. Pahinga na tayo. Oh. May beer dito. Hindi ka naman umiinom, di ba? Marami nang nagbago, Victor, simula nang umalis ka. Pampatulog. Tara, pahinga na tayo. Lakas, ah. Thank you. Okay, I'll see you. Balik ka na pala.
Sinurpresa ako si Juliana kahapon. Nga pala, dumana ako dito para bayaran yung utang ko sa inyo. Sino yung bisita niyo kanina? Ahente ko yon. Pinapabenta ko na sa kanya yung bahay. Eh kasi 3 years time, magre-retire na rin naman ako, di ba? Tsaka to si Alex, kinukulit ako na tumira doon sa bahay nilang mansyon. Kasi nga naman, limang kwarto eh, dadalawa lang sila. O di ngayon, kung ako, swertehin, hindi pagkakakita ako din tong bahay na to. May libra pa akong money. Magkano niyo po ba binibenta? Baka pwede ko na lang hulugan para magkabahay na kami ni Julia. 4 milyon meron ka? Baka pwede na lang ibawas yung parte ko sa bahay tapos utangin ko na lang sa bangko yung kulang. Ano? Ibawas saan? Sa parte mo? Naghahanap ka ng mana? Eh, sabi sa akin ni Papa, bago siya namatay, may parte daw ako sa bahay. Ako bumili ng bahay na yon. Ni isang pa ako, walang binigay ng tatay mo doon. Hindi pa sapat na pinatira ko kayo doon? Eh, kung hindi niyo pala ako kayang tanggapin, bakit niyo ako kinuha? Hindi kita kinuha. Dinala ka ng tatay mo sa bahay at pilit na pinaalagaan sa akin dahil namatay na raw ang nanay mo. At hindi naman din ako demonyo para hindi kita tanggapin. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kasi ako, kahit ganyan yung trato mo, minahal ko kayo ni Alex. Maniwala ka man o hindi, minahal kita. Pero huwag mong hanapin yung pagmamahal ko kay Alex sa'yo. Si Alex, totoo kong anak. Ikaw hindi, malaki lang kita. Sandali muna, Victor. Sandali. Ayoko kasi pinag-uusapan niya mga ganyang bagay, eh. Bumabawling sa akin lahat yung sakit. Lahat ng ginawa ng mga magulang mo sa akin ng tatay at nanay mo. Pinindihan ako. Ginawa akong gago. Kung alam mo lang ang pakiramdam, Victor, maiintindihan mo rin siguro ako. Kung alam mo lang, laging may meeting. Late umuwi. Puro out of town. Bait-bait niya, Emma. Parang hindi ko naman maisip na gagawin niya yun. Bro, di ba yung kalawa ng mga babae? Sobrang maingat eh. Hindi mo mapapansin eh. Ang galing mag-deny. Sabi nga ni nanay sa akin, maraming lalaki ang tingin nila sa asawa nila hindi makakagawa ng kasalanan. Kaya sila naiisahan. May paano yan? Anong plano mo? Magpapaanal ako. Tol naman, bakit naman anal ka agad? Bro, imagining ko palang merong lalaking ibang umalik sa asawa ko. May ibang balat na dumidikit sa asawa ko. Tapos susuka ako. Kaya ikaw, bro, ingat ka. Bantayan mo yung asawa mo. Lagi tayong sumasakay ng barko. Hindi mo alam kung anong ginagawang milagro niyan. Tol, ito lang ah. Ibayin mo yung asawa ko. Hindi magagawa sa akin yung Liliana. Sigurado ako. Ba ang siyang nagkulang?